Chekwa, palpak ang diskarte. Sinabi sa ating bansa ng kanilang Coast Guards na nagbigay sila ng temporary special arrangement to deliver supply in Ayungin Show. At sa pagkakataong ito, yan ang bibigyan natin ng koro-koro. Siyempre, ang pahayag na ito ng China ay inalmahan ng ating bansa at sinabi ng ating spokesperson na pag-aari natin ang West Philippine Sea at hindi nangangailangan ang ating bansa ng permit sa anumang bansa dahil pag-aari ng Pilipinas ang Ayungin Show at ito ay regular na ginagawa ng ating bansa. Kung ganun, ano kaya ang estratehiyang ito na ginagawa ng China sa ating bansa? At marahas na sinabi na bibigyan tayo ng special arrangement para mag-deliver ng supply sa Ayungin Show. Number one, nakikinitan ng ilan na dahil humina ang China at ang ekonomiya ng China kung saan hindi na nila mapupunduhan ng maigi ang armed forces ng China. Kung kaya't gumagawa sila ng anong-anong paraan para sabihin na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng China. Makikita natin dito na pilit inaangkin ng China ang West Philippine Sea kahit sa mata ng legal at international law. Makikita natin na hindi pag-aari ng China ang West Philippine Sea. Kung kaya't hindi ka duda-duda na nabanggit sa isang international interview na kahit magkamali ang China sa South China Sea, ni kailanman hindi nila aaminin ang kanilang pagkakamali at hindi sila mag-a-apologize sa Pilipinas. Isa itong patutsyada sa China, ngunit sa mga tinuturan ng China sa ngayon na binibigyan daw tayo ng isang permit para magpadala ng resupply mission sa ating mga baybayin, maituturing ng ilan na ang pagsasabi ng China na pagbibigay ng permit sa Pilipinas ay isang kahangalan sa paig ng China. Kapansin-pansin na masyadong tuso ang diskarte ng China na bibigyan daw tayo ng permit at kung tinanggap naman natin dyan dahil ang akala natin ay mas madali na para sa atin ang mag-resupply sa ating mga baybayin. Ay isa na rin pagsasabi na pag-aari ng China ang West Philippine Sea. Masyadong mababa ang tingin ng China sa ating intellects. Kung kaya't nasasabi ng Chikwa ang mga mababaho at mga basurang statement na sinasabi nila na bibigyan tayo ng special arrangement at permit para makapagdala ng supply sa Ayungin Show. Sino ba naman ang maniniwala sa ganyang mga diskarte na parang angelic ang kinakalabasan ng kanilang statement pero maitim naman pala ang kanilang pakay? Sasabihin nila na pwede tayong magdala ng supply sa ating mga baybayin at kung tinanggap naman natin, yan na ang magsasabi na pag-aari na ng Chekwa ang ating mga baybayin. Siyempre, hindi ito pinayagan ng ating bansa. Ang Pilipinas ang magbibigay ng permit kung sila ay papasok o hindi sa ating mga karagatan. Sa kasalukuyan, hindi natin binibigyan ng permit ang mga Chekwa na maglagalag sa ating mga karagatan kung kaya't illegal ang kanilang mga ginagawa. Nandyan lamang ang mga Chekwa na lumalagalag sa ating mga karagatan dahil mayroon silang puwersa, dahil malakas sila at hindi pa natin kayang makipagbunong sa kanila ng harap-harapan para itakwil sila sa ating mga karagatan. Ngunit darating ang araw na tayo lalakas, darating ang araw na sila'y hihina at makikita natin na ang Pilipinas ang hari ng West Philippine Sea. Ang Pilipinas ang magsasabi kung papasok ang Chekwa o hindi sa ating mga karagatan. At kung anuman ang illegal na ginagawa ng Chekwa sa ating karagatan, darating ang araw na ipapatong natin ang legal na basihan ng pagbibigay ng penalty at pagbibigay ng parusa sa mga Chekwang illegal na papasok sa ating mga karagatan. Ika nila sa ating kasabihan, tuso man ang matching, maiisahan din.
Kung kaya't antay-antay lang tayo, alam kong may ginagawa at may plinaplano ang ating administrasyon at ang ating kasundaluhan kung paano nila iisahan ang China. Kung paano nila ika-counter ang bawat diskarte ng China para ito'y maging palpak at hindi epektibo sa ating bansa. Hindi man natin lubos maisip kung ano ang hinihintay ng Chikwa para mahimasmasan sa mga illegal nitong ginagawa sa ating mga baybayin at mga patutsadang hindi magandang salita at mga tusong diskarte na ibinabato sa ating bansa. Marahil nakikitaan na ng kahinaan ang mga Chikwa dahil nagagamit na natin ang karagatan, nagagamit na natin ang himpapawid. Kamakailan lamang ay gumamit na ang Pilipinas ng eroplano para maghatid ng mga supply sa ating mga baybayin. At alam ng Chikwa na isa na namang itong problema para sa kanila, para sa maitim nilang balak na pagkamkam sa ating mga baybayin. Kung kaya't ganito na naman ang diskarte ng Chikwa, ang guyuhin ang ating bansa. Pero syempre, hindi yan uubra sa ating administrasyon at sa ating mga Pinoy. Ganon din, nagkaroon na naman ng sakit ng ulo ang Chikwa nang sabihin ng ating gobyerno na patatayuan na ng isang port ang Lawak Island nang sa ganon magsilbing maganda at manatiling matatag ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Parang tuloy hindi na mapigilan ng Chikwa ang plano ng Pilipinas, ang military modernization sa West Philippine Sea, ang pagdadala ng mga supply missions sa pamamagitan ng himpapawid at karagatan, ang paggamit ng Navy ships, ang paglalagay ng mga teknolohiya at mga information and communication na gamit sa West Philippine Sea, ganun din ang paglalagay ng mga survival technology. Unti-unti na natin iginagapang ito at unti-unti na rin natin napagtatagumpayan at parang hindi na ito mapipigilan ng China dahil nandyan na ang puwersa ng ating mga kaibigang bansa na tumutulong sa atin at seryoso at interesado na rin ang ating bansa na pagandahin ang West Philippine Sea para sa kapakanan ng ating bansa. At syempre, inaasahan natin na sa susunod na mga buwan at araw ay magaganap ang mga planong ito ng ating bansa. Sa ayaw at sa gusto ng China, mapagtatagumpayan ito ng ating bansa. Hindi dahil mahina tayo, hindi dahil hindi natin kaya ang Chikwa, bagkus nandun at nag-aapoy ang ating diwa na kunin at pangalagaan ang ating mga teritoryo. Ito ay Pawang Kuro-Kuro lamang ang iyong lingkod, Moncordel Info TV!